Great, magandang Thursday morning sa lahat ng mga delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo na po yung doon, Gigi. So, alright, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood na ating YouTube channel. Thank you very much. Lahat ng OFW, lahat ng nandito sa Pilipinas, maraming salamat po sa lahat, sa iba't ibang bahagi ng mundo. Thank you very much. There are 20 countries all over the world naka-subscribe sa atin. Thank you very much po. Alright, so, stop doing this to your money. Misan kasi marami tayong mga pinagkakagastusan o dinadala ng pera natin na mali, na hindi natin nare-realize. Or misan nare-realize natin, alam natin, kaya lang we can control. Alright, so, ngayon kung hindi mo alam, so malalaman mo na ngayon. Kung alam mo naman pero you can't control, pipilitin mo na siya ngayong kontrolin. Alright? And bago tayo magsimula, sa lahat ng mga gustong magpa-coach, online or personal, and if you want to advertise your business, and isa pang announcement, meron na tayong statement shirt from I Can Change products natin. Message mo lang ako, 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi D. Sunga. And sa lahat ng mga gustong kumuha ng health insurance, Kaiser, at investment na sigurado, walang talo, hindi scam, IMG. And ulit ko po, hindi muna tayo nag-endorse ng Forex investment ngayon. Wala tayong company na ini-endorse for Forex investment. Alright? So, sa lahat ng mga nag-invest po sa Invest Pro ng Forex, message niyo po ako. Alright? Okay, so stop doing these things to your money. Okay. Number one, stop saving your money. So, napag-aralan natin yan. Skip na natin yan, ha? Gusto ko lang i-remind. Or dun sa first time po tayo mapanood, sa YouTube channel, I don't advise that you save money. Kasi imagine na, pag nag-save ka ng pera mo, after 2 months, 3 months, or a year, hindi mo matitiis, magwi-withdraw ka, you'll buy something, may pupuntahan ka, ipapahiram mo, di ba? So, ipapadala mo lang sa mga OFW, ipapadala mo dito sa Pilipinas. So, pag-gising mo isang umaga, bawas ng pera mo, hindi siya nadagdagan, di ba? Hindi nadagdagan. So, sayang ang pera natin. Okay, kaya nga dun sa mga kayang mag-save ng 2 or 3,000, 5,000 a month, idiretso mo na yan sa investment. So, pwede ka mamili. Yun nga, sabi ko, mutual funds, pwede sa IMG or Sun Life, or health card sa Kaiser or Sun Life 3-in-1. Okay? Alright, so, stop saving your money. Second, stop doing this to your money. Investing it the wrong way. Alam niyo, di ba sabi ko, don't save, mag-invest. Pero minsan, may mga maling paraan din po tayo ng pag-i-invest. Okay, number one. Alam mo, sa real estate, okay? So, bumili tayo ng kapirasyon lupa. So, ang gagawin natin, ayahan lang natin siya doon. 5 years, 10 years. Well, nag-increase naman ang value niya. Kaya lang, there's a better way of handling it. Okay? So, try to improve the lot. Okay? Pataasin mo yung value niya, pabakura mo, patamnan mo, then ibenta mo after 2 or 3 or 5 years. Okay? Or paggawa mo ng bahay, kung meron kang enough money, then benta mo siya pagkagawa. Or do something about the real estate property para maging asset siya, para hindi siya maging liability. Kasi nagbabayad ka ng tax, nagbabantay, di ba? So, nagpapalinis ka, pinapabakuran mo. Di ba? So, by the way, if you want to buy lot, pero marami nagpapabenta sa atin dito sa Zambales. Merong malaking taniman ng mangga po dyan. And sa Tagaytay, meron tayong lupa doon na nagpapabenta sa atin sa Midland. Yan, message nyo lang po ako. Alright, so, investing it the wrong way. And yun, sa real estate investment. Second, nag-i-invest tayo sa mga investment na nababuwasan ang capital natin. Sabi nga, di ba, ng mga great investors, mga nauna sa atin nag-invest. Okay? So, huwag tayong pumayag na nababawasan ang pera natin. Don't invest doon sa mga investment scheme na mababawasan yung capital mo. Kaya meron akong isang investment na tinanggihan. And may isa pa akong tinatanggihan ngayon. Kasi ayoko nung mababawasan ang yung capital. Okay? So, na may chance na, kahit chance lang, na mabawasan ang capital mo, so ayaw natin. So kaya meron tayong yung isa, pinulout ko yung pera ko po doon, then yung isa, I don't endorse it anymore. Kasi may chance na
mabawasan po yung ating capital, okay? So, yung may size na ng klase na investment, may mga investment na bumababa ang interest, tumataas ang interest, pero hindi po nababawasan ang capital. Like, yun nga po, yung nabanggit ko, IMG Mutual Funds, Sun Life Mutual Funds, IMG Kaiser, you know, mga investment na ganyan. So, hindi nababawasan ang iyong capital. Nag-i-increase, nadadagdagan. Pag-ibig MP2, di ba? So, maraming investment. Corporate stocks, sa mga banks, di ba? Tala ka isang banko, mutual funds. So, hindi tayo, hindi, huwag ka na mag-risk, alright? Hindi tayo mag-risk, alright? And number three, okay, number three, stop doing this to your money. Buying things na, for two reasons na, buying things una, na pwede ka naman mag-rent kasi minsan mo lang siya gagamitin. For example, mayroon dahil sa bahay nyo. So, huwag ka nang bumili maraming kutsara tinidor. May nare-rent yan. Kasi pagkiyari niyan, ano gagawin mo? Stock lang sa bahay, di ba? Mga tables, you know. Alam niyo nung pag ano, natetempt na ako bumili ng maraming tables. Kaya lang naisip ko, madalang lang siyang gamitin. So, mag-rent ka na lang sa murang halaga. Natulungan mo pa yung may negosyo, di ba? So, you're buying things na hindi mo naman talaga kailangan. Mga maliliit na bagay, di ba? Dahil ko ang sinasabi, lahat ng tao na nagbabargain, nagpunta sa sale. Sa sale section. Pag-uwi nila, 1/4 or 1/2. Pagtingin mo doon sa binili mo, hindi ko naman pala siya kailangan. Doon mo lang marirealize, ay, hindi ko pala siya kailangan. Kasi pag nasa bilihan ka, pag nasa mall ka, nasa bargain, nasa ganong kang lugar, nasa buying mode ka. So, konting alok sa'yo, bibili ka na agad. Kasi naka-set na isipan mo that I'll be buying, tapos may dala kang pera. May dala kang credit card. So, you know, madali sa'yo bumili. Kaya pag uwi mo, doon mo marirealize lahat ng ginawa mo. Hindi ko pala ito kailangan. Diba? So, yun, nakakalat lang. Kaya ano, one time nung may friend ako na naglipad siya, ang dami eh. Hindi po lahat sa gitna yung mga bagay-bagay na hindi naman kailangan. Di ba may kantang gano'n? Ang daming bagay hindi naman kailangan. Di ba? Iba na tayo. Anyway, so number four, stop doing this to your money, is buying membership cards like for gym, clubs, di ba? Minsan hindi mo naman natuloy-tuloy. Magbayad ka na lang muna monthly, di ba? Huwag tayo manginahin doon sa sinasabi sa atin, oh, 1 year naman yan, 2 years, free ka. Eh, minsan ka lang pupunta eh, di ba? Di ba? So, minsan lang naman tayo pupunta. Like mga binibenta yung card sa mga remittances, di ba? Ang dami eh. Minsan, ako, pinagbibigyan ko na lang din sila kasi madalas naman kumukuha sa remittances. Pero kung once ka lang kukuha dyan, you'll be buying 150, 200. So, wag na, okay? Number 5, stop doing this to your money. Buying second-hand car, yung super second-hand talaga. It's my experience na yung first car ko is second hand. Binayaran ko siya ng 180,000. O, ano naman siya, installment. Kaya lang, ngayon ko lang na-realize din. Dapat pala di ko na siya binili. Dapat nag-brand new na ako. Di ba something like that? Kasi, nag-down din naman ako doon eh. Di ba, nabigay din ako ng pera. So, what I'm trying to say is, minsan ganun, dahil with our desire na magkaroon agad ng sasakyan, di ba, we don't realize, we don't listen to other people. Marami na nagsabi sa akin that time na, Doc, huwag kang bumili ng second hand. So, ako na mapilit. Hindi rin minsan, experience mo rin yung mga mali, di ba? Sabi ko nga po, I had my fair share of mistakes din sa buhay. Maling negosyo, maling, like yung first junk shop natin, maling pagbili ng second hand car, di ba? Kaya ngayon, na brand na po ang kotse natin. Huwag na tayo bumili kasi pag nag-compute ka, ganun yung maintenance, ang dami. Tapos, so, ang isa pa pala sa na-discover ko, pag second hand na sasakyan mo, ano po yung magastos sa gas, magastos sa sin talaga. Ito kasing brand nyo ko po na kotse. Sa nilalakbay ko, sa dami ng pinupuntahan ko, daily, wala man 200 po ang gas ko. Yung isa, 300, 350, imagine that. Okay, number 6, alright? Number 6, stop doing this to your money is, ito. Ito na yung mga investing or namumuhunan ka sa isang negosyo na una, hindi mo naiintindihan. Diba? May nagalok sa'yo ng negosyo. Gusto mo magkaroon ng negosyo?
So, bili ka lang, mamuna ka lang 20,000, mga ganon. So, hindi mo naman naiintindihan paano nangyayari. So, mali. Mali ang paggastos sa pera. Pangalawa sa negosyo, na hindi ikaw nagmamanage, maling-mali. Okay? Maling-mali. Dapat sa iyo idea, ikaw nagpupunta, inaayos mo. So, mali, nagastosan mo isang negosyo na hindi ikaw nagmamanage. Yung binigyan mo lang ng pera, tapos na, di ba? Edok, di ba't ikaw marami kang negosyo, di mo na-manage. I'm managing it po. Ako ang nag-iisip ng idea, kinukumusta ko, I'm going there, ako yung naipag-usap sa client. Sa akin, lahat po ng negosyo natin, overrun, tutorial and dropshipping, jewelries, yung aking t-shirt, e-commerce, e-marketing business, so lahat ng mga small GDS corporate training, lahat ng mga negosyo natin na yan, lahat po ng kliyente na kliyente nagdadaan sa akin. Okay, dumadaan sa akin. Kapitbahay kami. Dumadaan sa akin ng kliyente. Pino-forward ko lang sa kanila. So, ni-screen ko rin po. Yan. Alright, so ano pa? Negosyo na malayo sa'yo. Yung malayo. Alam nyo, ito marami. Naiyak na OFW na naawa ako sa kanila. Nasa ibang bansa sila. Magpapatanim sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Di ba nila nakikita? O kaya namuna ng 200,000, eto, bumili, mag-franchise kayo. Wala naman palang negosyo, di ba? Or nandito sila sa Pilipinas pareho, nasa Mindanao yung bukid, nasa Bicol yung ano, Palayan, hindi alam kung ina-inani, nagtanim ba talaga? Di ba? Misa, nasa ibang bansa, nagpa-put up ng restaurant, nagpa-put up ng parlor, nagpa-put up ng marami ganyan, alam nyo, pag nagko-coach po ako ng mga OFW dito sa Pilipinas, pag ganyan, sabi ko, sana nag-isip ka man lang na hindi mo naman nakikita, at sana natatanaw mo, di ba? Na yung negosyo, di ba? Sayang ang pera. Stop doing that to your money. Alright? And number 8, stop doing this to your money is sobrang pagpapautang. Masyado magpautang. Alam mo, pwede magpautang kung una-una. Hindi bawal magpautang, ha? Hindi bawal. Pagka between life and death na talaga, kapitbahay mo, kamag-anak mo, go na, kahit nagsasalta ang pera mo, emergency, di ba? Pambili nila ng gamot, pang-survive. O tuition nung anak na talaga mag-exam na. Pero yung sobra naman na sasabihin niya, magnegosyo siya, mamumunan ka. Eh, huwag kang magnegosyo, kung lang ang pera, sabihin mo sa kanya, sabi ni Doc, huwag ka daw magnegosyo nung wala kang puhunan. Ang gawin mo, magtrabaho ka, mag-ipon ka, para ka magka-negosyo. Eh, ba't niyaasa sa'yo yung negosyo niya? Gusto niya palang magnegosyo, di magtrabaho siya. Eh, Doc G, galit ka. Masakit po kasi yung no ko. Sa mga ganun, marami po kasi OFW na ganun. O, taas ang kamay ng mga OFW. Message mo ako, PM mo ako, sabi mo, Doc, biktima ako niyan. Ang dami, baka mapuno yung aking ano, messenger. Di ba? Ang dami nagte-text. Gusto mag-start ng negosyo, pero ayaw magtrabaho. Ah, pwede yun sa t-shirt ko. Gusto mag-negosyo, ayaw, pero ayaw magtrabaho. Mali yun eh. Trabaho ka muna, bawa mag-negosyo. Sulat ko nga po, kasi may statement shirt na tayo. Gusto mag-negosyo, pero ayaw magtrabaho. Pangit kasi yun eh, no? Mag-ipon ka para sa negosyo mo. Hindi pwede yung ipon nung kamag-anak mo, kaibigan mo, siyang tinitingnan mo para pang negosyo mo. Mali yun. Inipon niya nga yun eh. Hindi niya inipon para sa'yo. Mag-ipon ka ng para sa'yo para magkaroon ka ng pangkabuhayan mo. That's it. That's it. Right? Okay, number nine. Stop doing this to your money. Yung sobrang conscious sa sarili. Okay? Sobrang conscious sa sarili. Alam mo yung panay pa-parlor, panay pa-derma. Nagpapa-derma din naman tayo. Nagpapa-facial tayo. Madalang lang naman kung pag hindi na tayo medyo okay. So, yan. Nagpapa-ayosin naman tayo ng buhay. Huwag naman masyadong na-obsess ka na, di ba? Obsessed ka na sa pansarili mo, itsura mo, mahal ng mga pinapahid mo, eh, ala ka naman, magnegosyo ka muna kaya, tapos saka mo, isustain yung gusto ng katawan mo, pag may pera ka na. Diba, sabi nga, work in the field, then build thy house. Magtrabaho ka muna, bago ka bumili ng bagay na makakapagpasaya sa'yo o makakapagpaayos sa'yo. Work first, alright? So, yun yung tinuro sa atin eh. Di ba?
Right, and di ko alam kung nalaktong ko lang to or last. Okay, na stop doing this, Sir Manny, is sobrang too much possession or obsession sa isang bagay. Diba? So, ano ba yung mga isang bagay na masyado ka nang na-obsess? Masyado ka nang na, ang tawag dito, na hindi mo na, gusto mo na siya talagang lahat ng pera mo, gusto mo na siya dito. Dali, halimbawa, isang notebook, ballpen. Alam niyo, minsan ako, dumating ako sa obsession sa notebook. Buti, pinigilan ko lang yung sarili ko. There was a time na, nagpapa-order pa ako online na iba't ibang klase notebook. Eh, hindi ako marunong mag-order online. So, ginagawa ng yung mga kasama ko sa school, 2 years ago pa yun, matagal na. Ayaw talaga nila order. Doon ako mahal. Sabi ko, it's okay. Ayaw nila order. Buti ngayon na control ko na. Ito yung sinasabi ko, alam natin mali, pero try to control yourself, okay? Para hindi mo sayang pera mo, kasi sobrang dami naman ng mga notebook ko sa paligid. Pag may nakita, bibili naman ako ng notebook. So, kontrolin natin sarili natin. Alam mo, shades, sombrero, relo. So, yung mga na-obsess ka na talaga, gusto mo ba't ibang kulay, ba't ibang hugis, ba't ibang texture meron ka. So, try to control this. Alright? Okay, so, GT Press ay mga stop doing these things to your money. So, bawal mag-save, mag-invest ng mali, ng nababawasan ng iyong capital. Wag muna tayo sa Forex, ha? For the meantime, okay? Buying things na hindi mo naman kailangan o once mo lang gagamitin. Okay? Membership. Buying second-hand car. Right? Ano pa? Investing sa business na hindi mo naman alam, malayo sa'yo, at hindi ikaw nagmamanage, so much obsession of wanting, take ballpen, sobrang pagpapautang, at sobrang conscious sa sarili. Right? So, stop doing these things. And gusto mo makawala dyan, I can help you, I can be your coach. Ayan. So, message mo lang ako. And ulitin natin, sa lahat na gusto mag-reseller ng ating mga negosyo, Overrun, bags, local brands, and baby na, school uniform, yan, message lang kayo. And sa aking mga I Can Change shirt, statement shirt, yan, to available na, pwede kang mag-reseller. And if you want to try drop shipping, meron tayong tutorial, I can connect you sa aking team. May team tayo nag-tutor para, or kami na mismo gagawa ng yung website. And doon sa mga gustong magpa-advertise ng business, pwede. Alright? So sa aking page po kayo mag-message, Dr. Dr. Gigi Sunga. Alright, so, again, announcement natin, may isa tayong na nag-message sa ating vlogger, YouTuber na nauna pa sa akin. Pinapanood ko siya bago pa ako magkaroon ng YouTube channel. And it's my pleasure na minessage niya ako at magkaroon kami ng may special event na ako ang kanyang special guest. Wow, it's a privilege. Thank you very much. Abangan nyo yan. Next month na po yan. Birthday month ko naman ng June. June 27 ang birthday natin. Kaya pinagbigyan na natin para meron naman tayong kaibang experience sa ibang vlogger. Alright, so, please share this video sa lahat mga kaibigan natin, kahit OFW, dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at mula natin buhay. Alright, so thank you very much, Believers. And ito si Aling Irene, para sa kanyang, invite pa sila, kapatid, mag-reseller. Sa lahat mga gusto mag-reseller, lahat po ng kapatid ko may negosyo na, payaman na talaga yung pamilya namin. Reseller. Hello, number mo. Pwede niyo po ako message sa 0967-220-8707 or sa FB account ko po, Irene Sheila D. Sunga. Ayan. Alright. So, reseller ng mga statement shirt. Alright. So, thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. Ayan. Let's go. Ay, by the way, nanay ko po, may negosyo na po siya. Malapit na. Magkakaroon na siya ng water refilling station dito sa tapat ng bahay namin. Pinag-isipan natin. Thank you very much.